Proyecto Elmo. Alam ko na marami na ring iba't ibang nasali na kwento tungkol sa maalamat na aswang na si Teniente Gimo. Pero ang kwento na ibabahagi ko ngayong araw tungkol sa isa sa pinakabantog na aswang ay nanggaling mismo sa apo sa tuhod ng isa sa mga nakasalamuha nito nung panahon ng hapon. Simulan na natin ang kwento. Ako po ulit ito, Sir Seth, si Timmy, ang nagpadala sa inyo ng kwentong maniligaw. Ang kwento na ibabahagi ko ngayon ay isa sa masasabi ko na ipinagmamalaking karanasan ng angka namin. Ito ang karanasan ng lolo ko sa tuhod na tawagin na lamang natin sa pangalang Uyong Igo. Si Uyong Igo ay isa sa pinakarespetadong matanda doon sa sitio. Bukod kasi sa kilala ang pamilya nito, siya mismo ang nagsisilbing tagapayo ng angka niya. May malawak na palayan si Uyong Igo pero nung tumanda na siya ay isinanla ng mga anak niya ang palayan niya hanggang sa konti na lamang ang natira. Kami ang nag-alaga kay Lolo noong tumanda na ito. Kasama ko yung dalawa kong kapatid na lalaki. Yung half-sister ko, noong time na yun ay ibinigay ito ni nanay sa poder ng tatay niya. May kaya kasi ang ama nito gawa ng ang lolo at lola niya sa father side ay kilala bilang head teacher sa isang private school sa Rojas City. Isa din itong principal sa pareho ding paaralan. Sa mga taga-probinsya dyan, marahil ay alam naman natin kung gaano kaayos ang ganitong uri ng posisyon dati, di ba? Para masiguro ang kinabukasan ni ate, ay hindi nagdalawang isip si nanay at tatay na ibigay si ate sa poder ng lolo't lola niya. At hindi nga sila nagkamali. Isa ng registered dentist ang ate ko sa isang government hospital sa Riyadh, sa kasalukuyan. Balik na tayo sa kwento. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nangyari ang karanasan na ito ni Uyong. Noong mga panahon na ito ay mayroon na siyang anak, tatlong lalaki at isang babae. Ang mga edad ng lalaki ay nasa 13, 9 at 7 taong gulang, samantalang ang babae ay nasa 3. Itong si Lolo ay matikas, matangkad at napakatalinong tao. Noong mga panahon na yon, sinalakay ng mga hapon ang lugar namin na ito sa Kapis. Kaya ang ginawa niya ay naghukay siya ng isang basement o underground sa silong ng bahay nila. Yung pinakapinto ay pinatungan niya ng kawayan na nakasalansan at kunwari ay imbakan niya ng mga sawali. Yung ginagamit niyang pambilad ng palay. Ang bigas daw nila noon, Sir Seth, ay nilalagay niya sa isang buong bilog na kawayan na tinanggalan niya ng buko. At kunwari ay nagsisilbing haligi o pantukod ng silong nila. Pero ang totoo ay imbakan yun ng bigas at doon diretso sa loob mismo ng underground ng bahay nila ang bagsakan. Ang underground naman na yon ay nakakalabas-pasok ang hangin. Sapagkat kagaya ng estilo ng imbakan ng bigas, sa apat na pusod ng underground ay may bukas din na kawayan na kung titingnan mo ay haligi ng pinakabahay nila sa taas ng lupa. Doon lamang ang pamilya ni Uyong Igo sa underground at siya naman ay naiwan sa labas. Doon siya sa mismong bahay nila. At kapag dumating o dumaan ang mga hapon ay nagkukubli siya sa gitna ng kawayanan na halos na sa bakuran na ng bahay nila. Nagsimula ang lahat ng merong dumaang mga dayuhan sa tinitirahan nila. Nakita ni Uyong Igo na may kasama silang isang matangkad na lalaki noon, na sa tingin ni Uyong ay isang Pinoy. Nagdadalawang isip pa rin ito si Uyong gawa ng mukha din kasi itong dayuhan. Mistiso ito,
kahit pa nakasuot ito ng uniforme ng pulis. At dahil sa mga aura na isinasalarawan ng mga guro niya noong nag-aaral pa siya, ay inakala niyang dayuhan ng taong yon. Kaya naman lumabas si Uyong at binati ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espanyol. Tinanong niya ito kung ano ang pakay nila. Sumagot din ang lalaki sa wikang Espanyol din. At tinanong si Uyong kung Espanyol ba ito o purong Pilipino. Sumagot naman ito na sa totoo lang, maski siya, hindi niya alam kung saan nagmula ang angkan niya. Siya nga pala, ang pagsasalita ng Espanyol ay natutunan niya sa paaralan noong nag-aaral pa ito. Required kasi noon ang pagtuturo ng Espanyol sa mga mag-aaral. Muli itong tinanong ng lalaki kung native ba na taga-Dumalag ito at kung alam niya ang pasikot-sikot ng lugar. Umuo naman itong si Uyong, kaya walang pagdadalawang isip na dinala ito ng mga hapon. Dapat nga itatalian na sana siya noon, pero sinabi niya sa mga ito na hindi na kailangang gawa ng wala naman siyang planong tumakbo o lalaban. Bago umalis ay nagpagulong ng tuyong lupa itong si Uyong. Papasok sa daanan ng hangin papunta sa underground. Ito ang pahiwatig niya sa pamilya niya na ayos lamang siya at huwag silang mag-alala. Sumama si Lolo sa mga hapon. Kasama nga ang isang Pinoy na hindi kalaunan ay nakilala niya bilang si Gimo. Madagdag ko lamang, Sir Seth, at malinaw na sa kapis ito nangyari, pero hindi naman ibig sabihin na doon talaga nakatira si Gimo. Alam naman ng lahat kung taga saan siya nakatira, di ba? Sabi nito, ispiya umano siya ng mga hapon. Pero lingid sa kaalaman ng mga dayuhan, isa din siya sa mga unti-unting pumapatay sa mga mananakop. Kung si Teniente Gimo ay isang ispiya, ito naman si Uyong ang ginawa ng mga dayuhan na ito na isang guide, gawa nga ng alam niya ang pasikot-sikot doon sa lugar nila.